Sa ngayon, pandemic, wala namang kailangan pinipiling trabaho talaga. Ang importante talaga ngayon ay makasurvive tayo kasi wala naman tayong ibang aasahan kundi tayong sarili lang. One week bago nag-lockdown, nakauwi ako sa Pilipinas. Akala ko 1 month lang yung lockdown. Yung ipon ko, pinamigay ko sa mga kamag-anak ko kasi magla-lockdown, walang trabaho. At saka sa pamilya ko kasi lahat din yung mga kapatid ko, lockdown din po sila lahat po, walang trabaho po. Sinare ko muna po, akala ko kasi makakabalik agad ako ng mga April. So hindi ko napaghandaan talaga yung lockdown natin kasi masyadong tumagal. Habang tumatagal, nakikita ko yung pera, wala talagang pumapasok, talagang labas ng labas. Tapos, kung hihintay mo naman yung ayuda ng mga government, wala talaga. Yun na lang naisip ko talaga, yung magnegosyo. Ito yung pantawid namin para sa araw-araw. Tumahaba yung lockdown. Walang income. Parang paubos nga nakikita ko. Doon po nag-start yung business ko na magtinda po ng isda. Aside from pagtitinda po ng isda, luluto rin ako ng almusal at saka ulam, barbecue po sa hapon. Yun po yung nakatulong sa pamilya ko para maka-survive. Sa una talagang nag-alangan ako na medyo nahiya kasi from na OFW to peace vendor, nilakasan ko na lang yung loob ko na para to sa pamilya ko, para makaipon ako muli para pagbabalik ko ng barko. May pang medical ulit ako, pang ano ng requirements ko. Yung init, ulan na nararanasan ko sa labas, ay iniisip ko na lang yung pang-araw-araw namin na pag pangailangan gawa ng wala kaming trabaho. Mahirap sa part kasi yung andun yung ibang mga naririnig mo na hindi kaya kasi nga hindi naman sanay sa mga ganong trabaho talaga. Sinabi ko, sa ngayon pandemic, wala namang kailangan pinipiling trabaho talaga eh. Ang importante talaga ngayon ay makasurvive tayo kasi wala naman tayong ibang aasahan kundi tayong sarili lang. Naging simple lang po yun na ginawa ko, pero ang dumating ngayon ay napakalaking blessing kasi maraming humanga at saka na-inspire ko na mga katulad kong OFW na ngayon ay walang trabaho. Nakakataba ng puso kasi sa magaganda ng mga comment at feedback na binibigay nila, at least na ipakita ko sa lahat na marami pa pala tayong may discover na kaya natin kahit mahirap, basta para sa pamilya kahit. Nag-aaral sa akin na hindi sa lahat ng pagkakataon na meron tayo at kahit may ipon tayo, ituloy lang kasi lahat ng bagay nawawala at pwedeng maubos. Habang hindi pa nangyayari ang bagay na yon, gumawa tayo ng paraan para lumago kasi tayo din sa huli ang makikinabang at pamilya natin. Para po sa lahat ng mga kapwa ko OFW at sa mga magta-try mag-business, lalo sa mga seaman, huwag po tayo mawalan ng pag-asa at huwag po nating isipin na may pera tayo, hindi nata kailangan magtrabaho. Ang isipin natin yung kinabukasan na harapin natin kasi maraming umaasa ta sa atin, lalo na sa mga breadwinner. Kahit maraming pagsubok sa buhay, lumubog man tayo, lagi natin isipin na aahon pa rin ang bagong pag-asa para sa atin.